Hi, magandang araw sa inyong lahat, Batang Maynila Toits. Ngayon, pag-usapan natin itong nakakagulat na hakbang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kasi mga kaibigan, kahapon ay in-reappoint ni Presidente Bongbong Marcos si General Andres Centeno bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bakit po nakakagulat? Kasi mga kaibigan, noong August, no, nung nakaraang taon, pinangalanan ni Presidente Marcos si Lieutenant General Bartolome Baccaro bilang kanyang kauna-unahang AFP chief, bilang presidente. At ang pinalitan niya noong mga panahon na 'yon ay ito mismong si Centeno na hinawakan itong AFP chief of staff na position from November 12, 2021 hanggang August 8, 2022. So ito mga kaibigan ay bata ni Duterte. Ito pong si Centeno ay inappoint po ni dating Presidente Rodrigo Duterte. So anong nangyari mga kaibigan? Pagkaw po ni Presidente Marcos, inalis niya si Centeno, ipinalit si Baccaro. Pero ngayon, no, kahapon lang, ito nga, sinabi ni Undersecretary Cheloy Belicaria Garafil. In-announce niya na ibinalik ni Marcos itong si Centeno para pamunuan itong military. So ito mga kaibigan, nakakagulat po na hakbang ito. Kasi sa totoo lang, hindi ka basta-basta magpapalit ng hepe ng AFP. Kasi isa po yan sa pinaka-sensitive na position. Isa pong mataas na posisyon yan kasi itong mga hepe ng AFP, hepe ng PNP, napakahalaga po yan sa isang administrasyon. Kapag ang itong hepe ng AFP ay tumiwalag sa'yo, delikado ka sa posisyon mo. Kaya yung nangyari dun sa tatay niya, diba ganun yung nangyari nung kay Presidente Ferdinand Marcos Sr., tumiwalag itong kanyang mga military. Kaya naman napali siya sa pwesto. Kaya napakahalaga nitong posisyon ng AFP Chief of Staff. Kaya nakagulat ng tanggalin ngayon si Baccaro at ibinalik itong tao ni Duterte na si Centeno. Kaya naman yun ang tanong natin. Ano yung dahilan? Pero mga kaibigan, hanggang ngayon wala pong immediate na paliwanag itong Malacañang sa pagpapalit kay Baccaro ang pagbalik kay Centeno bilang head ng military. So, malamang mga kaibigan, itong mga darating na araw malalaman natin yung dahilan. Kung bakit nagkaganon, bakit tinanggal tapos ibinalik. Mga kaibigan, pwede kasi ito sa tingin ko lang baka naman na pinagbigyan itong si Centeno na magretiro ng nasa posisyon ng hepe ng AFP. Kasi mga kaibigan, ito pong si Centeno ay magre-retire na po sa serbisyo sa darating na Pebrero. So ano ngayon, January ngayon o February magre-retire na si Centeno. Siguro pwedeng binigyan lang siya ng pagkakataon na mag-retire as AFP Chief of Staff. Kasi karangalan po yun bilang isang military na ikaw ay mag-retire na ang huling hinawakan mong posisyon ay hepe ng military. So pwedeng ganon. Pero hindi natin alam kung ano pa yung mas malalim na dahilan. Kaya naman maraming nagtanong. Baka naman may problema kay Baccaro. Baka naman merong narinig ito si Presidente Marcos na mga wento-wento. Kasi parang ganon Diba? Kung mapapansin natin, sabi nga ng mga ibang mga kababayan natin na itong si Presidente Marcos madali maniwala sa mga chismis-chismis, sa mga bali-balita. Malay nyo, ganun ang nangyari, may narinig siyang mga hindi maganda kay Baccaro, kaya ibinalik si Centeno. Hindi po natin alam kung ganyan nga po yung nangyari. At sa mga hindi po nakakilala kay Centeno, ito po si Centeno ay dun sa kanyang background sa military, masasabi natin na talagang magaling itong si Centeno. Kasi mga kaibigan, prior to being named as AFP Chief of Staff, itong si Centeno ay naging commanding general ng Philippine Army from May 2021 hanggang December 2021.
at siya rin ay nagsilbi bilang commander ng Army sa 4th Infantry Division at naging Deputy Chief of Staff for Operations at Commander ng 401st Infantry Brigade. So madaming hinawakang posisyon itong si ano si Centino. At ito pa mga kaibigan, ito pa lang si ano si Centino ay cum laude. Siya po ay cum laude nung siya graduate diyan po sa Philippine Military Academy nung 1988. Bigatin talaga mga kaibigan, bigatin po ito si ano si Centino. At siya po ay humahawak din ng master's degree sa business management diyan po sa University of the Philippines at master's degree in national resource strategy from the National Defense University in Washington. Nako, napakasipag pala mag-aral nito. At ito pa, meron siyang certificate from the Strategic Business Economic Program of the University of Asia and the Pacific. O yun, ang dami pala netong mga ano credentials. At ito pa, sabi ni Belicaria Garafil, ito raw si Centino, ang ginawa niya, in-implement niya yung four major thrusts within the AFP. Ito daw yung ano, yung operational efficiency, optimal use of resources, advancement of professionalism and meritocracy within the organization, and capability development. At sa kanyang pamumuno, ito daw AFP ay nagtagumpay na i-launch yung military campaigns against the communist rebels and local terrorist groups. O yan mga kaibigan yung mga pinangahawakang credentials neto ni Centino. Pero mga kaibigan, ito pa yung ano nakakapagtaka. Kasi nung ano nung July 1, 2022 nag-take effect po itong Republic Act number 11709. Ito po ang an act strengthening professionalism and promoting the continuity of policies and modernization initiatives in the Armed Forces of the Philippines. Ang ibig sabihin niyan mga kaibigan, ito pong AFP chief ay maglilingkod ng fixed term. Ibig sabihin, kapag ikaw ay na-assigned as AFP chief of staff, ikaw ay upo sa posisyon na yan ng 3 taon. Unless nga na i-terminate ng presidente. So, etong si Bacaro, siya yung kauna-unahan na na-qualify dyan sa ano, base dyan sa Republic Act na yan. Na itong si General Bacaro, siya yung kauna-unahang mabibigyan ng 3-year term bilang AFP Chief of Staff. So dapat 3 years na magiging AFP Chief of Staff itong si Bacaro, itong si General Bacaro, base dyan sa Republic Act. Pero ang nangyari, ilang buwan pa lang siya, August, wala pang kalahating taon, pinalitan na siya ni Presidente Marcos. So itong 3-year term, mababaliwala po ito kapag ang presidente mismo ang mag-alis sa iyo sa pwesto. So ganyan po yung nangyari kay ano, kay Bacaro. Kaya parang ano, baka merong ibang dahilan, mga kaibigan, kung bakit tinanggal si Bacaro at ipinalit muli itong si Centino bilang AFP Chief of Staff. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.